Hi guys, welcome back to my channel. By the way, my name is Raymond Lagleva. I'm a licensed realtor and entrepreneur here sa Pilipinas. Well, kamusta? Just want to say Merry Christmas and Happy New Year sa inyo and sa mga nag-message sa akin, mga nag-PM pa din sa akin regarding sa question ng real estate. Pasensya na at ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng video, nakapag-edit because for the last 2 weeks may mga pinagdaanan tayo personal, but I'm good. I'm fine na. And last month is actually nagkaroon ako ng chance na makapag-travel sa Dubai. So nagkaroon ako ng mga business meetings din doon and nakapag-seminar din ako para dagdag kaalaman para may ma-share sa inyo in the future. So let's start our video right now. So for today's video, I think nakita niyo na kaagad yung ating title dito sa video na to. So this is actually the actual turnover. What is the process of actual turnover ng isa sa mga best-selling properties sa Pilipinas? So ito ang Shore Residences located in Mall of Asia Complex. So last December 9, yung video na i-upload ko sa mga susunod na minutes is actually clips ito sa mga nakuha ko lang. Last December 9, yung nag-actual turnover kami ng one of my clients. So backstory, I think nagsabi rin ako sa video na yung client is actually, my client is nakilala ko siya through online and nag-reserve siya sa Shore 2 Residences. So yung Shore 2, if you're not familiar, is actually located sa Mall of Asia Complex. So may tatlo tayong klase ng Shore. Shore 1 is yung beach vibe na style, yung amenities niya. Then Shore 2 is yung lazy river. And you, so before kong i-play yung ating clips doon sa turnover, bago ko i-insert, may mga reminders lang ako na gusto sabihin sa inyo kasi may mga tatanong din actually from my subscribers kung paano ba yung proseso ng turnover since na natake lang natin yung investing and yung loans. So ulitin ko ulit, kailangan po natin na tapos na po ang inyong first is kailangan tapos na yung inyong monthly down payment. And second, kailangan po is na loan na natin yan sa bangko, yung balance. Then yung mismong bangko is kailangan nang nabayaran yung mismong developer para po magkaroon kayo ng date of turnover o turnover date. So after that, makakatanggap po kayo. Well, bawat developer po kasi is iba-iba ng proseso ng ating pag to turnover. Pero for this one po, this is under SMBC. Yun po yung nakuhanan kong video. Kakailanganin din po natin ng Notice of Acceptance or NOA. So before po niyang maibigay sa inyo yung susi, kailangan natin ng Notice of Acceptance o yung NOA na tinatawag natin. So uulitin ko ulit, bago ma-turnover ang isang property sa inyo, mapahouse ang latman niya ng condominium, kailangan po natin na i-settle ang lahat ng down payment, ng monthly down payment natin, and kailangan po is approve na po ito ng bangko. So to be able na magkaroon kayo ng turnover date. So after nung ma-email ng developer yung turnover date niyo, that's the time lang po na pupuntahan ninyo yung mismong site para ibigay po sa inyo yung susi. So yan po yung ating proseso para pa mag-turnover ng property. So anyway, eto na po yung mga clips na aking nakuha at especially dun sa mga unit owners ng Shore 2 and Shore Complex, eto na po yung video. And actual video, this is actually update na rin po sa Shore 2 Residences. So, ano po? Hi guys! It's December 9, around afternoon, around 1 PM. So I'm here in Mall of Asia Complex, Shore Complex. So for today, mag-turn over tayo ng property. So around 1 PM. So itong client ko, to give you an idea, is nag-invest siya last 2016. Ang investment lang niya is actually 2.9 or almost 3 million. Then right now is actually to turn over na yung property niya. So, nag-start siya ng monthly sa akin around 12,000 pesos. Pero right now, ang monthly na sa Shore Complex is is actually 29,000 to 35,000. So, yeah. So,
backstory lang, nakilala ko si client actually online. Then nag-reserve siya ng property. So ngayon, matapos na rin yung tulungan natin siya mag-loan. So ngayon, i-turn over yung property sa kanya. So there! And dito tayo ngayon sa short complex. So ito is actually offices. So maganda talaga yung property kasi pwedeng parentahan agad sa mga nag-opisina. Actually, merong limang tower dyan na corporate. Itong sa baba ng Shore 1 is actually commercial area. May mga different establishment na dito sa area. So, there's yung parking. Then may hotel dun sa kabila and convention center. That is the Senate. Makikita nyo sa pinakadulo. Ayan, ang Senate. So, Shore 2. So, we're going to Shore 2 dahil a client ko is actually from Shore 2. So, this is the lobby. Shore 1. Ayan, malaki yan. Tapos may Starbucks na doon. May box room. So, hello again. So, I just want to remind you, dun sa katatapos lang na clip na nakita ninyo, is ang tawag na dyan sa proseso na yan is punch listing. So, magka-punch list kayo, i-checkan ninyo yung mga kasama doon sa property na binili ninyo. For example, kung may kasama ba yung appliances na furniture, kailangan ninyong i-double check yan. Kasi once na tinanggap nyo yan at wala naman kayo nakitang diferensya doon sa property, I mean sa unit ninyo, automatic yan na sa inyo na yan. So wala nang sagot ang developer dyan. May mga warranty sila doon sa ibang part. Pero for example, yung rangewood and yung cabinets, for example, kapag tinanggap nyo ninyo yan, automatic yan na wala na siyang sagot. That's why may punch listing time na tinatawag. So, importante na i-check ninyo yung bawat detalye ng unit ninyo kapag kinayover. So, especially doon sa toilet and bath, yung lavatory, yung shower, kung gumagana, kung may water, okay ba yung water. Yung grease trap, importante yan sa ilalim ng lababo, dapat yan sinicheck nyo din. Yung cabinets, kitchen cabinets, and yung lighting. So, even yung windows, kailangan ninyong i-check yan. So, yun lang. Balik tayo ulit sa video. Well, ang sinasabi lang dito sa video na to na ito yung mga emergency outlet na tinatawag natin. So, kahit mawala ng kuryente sa buong area ninyo, buong city, kung saan nakalagay yung condo ni SMDC, pwede pa rin kayong gamitin yung saksakan na yun, yung mga outlets na yung nabanggit ko. So, pwede kayong mag-charge, gumamit pa rin ng phone, at gumamit ng ref, and also meron kayong isa pang ilaw na pwedeng gamitin. So kahit mawalan kayo ng kuryente,
meron pa rin kayong mga gamit magagamit. Plus the intercom na if you have delivery sa baba na palit nagpa-deliver kayo ng food, hindi na kayo, hindi niyo na need bumaba ng lobby para lang init doon yung rider o yung mag-deliver. So pwede niyo itawag yan dun sa intercom para diretso na po yung pumunta dun sa room. So may pag-coordinate na po kayo sa admin kung gagamit po kayo ng amin sa Sure One. Tapos para po ma-advise po nila yung Sure One na less case po kayo ng ano, Sure Two. Free of charge naman yun. Let's go. Yeah, sorry. Sige, hold on. Gusto ko kami ng video. Senate, no? Children's playground, and that is Shore One. So may access for going to Shore One in the future. So this is Lazy River going to the other side. So there, this is Lock Pool, and the other one is Infinity Pool. Ah, si Miss Jane. And kapag okay na yung unit ninyo, na-check nyo na yun, nakapag-punch list na kayo, at na-check nyo na yung amenities and okay naman na sa inyo, ang susunod na natin gagawin dyan is mag-orient na kayo. May orientation kayo sa property management or sa building admin. So yung building admin is sila yung mag-explain sa inyo ano yung rules and regulations doon sa property na nabili ninyo, and may kailangan kayong i-settle na payment. Then, kapag okay na ang orientation na ninyo, bibigay na sa inyo yung susi and also yung naka-fill out kayo na forms doon, and pwede na kayong matulog kaagad-agad doon sa unit ninyo kung gusto nyo ninyong matulog doon sa unit. So, pwede na rin kayong mag-move in kung meron kayong dala ng gamit, and pwede nyo ninyong gamitin actually or iparenta na kaagad the following day yung unit ninyo kung ayaw ninyong enjoy, gusto nyo ninyong pagkakitaan yung unit ninyo. So that's all for today. I hope may tutunan kayo, especially din sa mga clients natin na mga investors na hindi pa nakakapag-turn over ng unit sa short 2 and sa short 3. So if you have a question, just comment down below and I'll try to answer ulit your questions. So muli, my name is Raymond Lagleva. I'm your licensed realtor and entrepreneur. God bless!